first game yung Peecheez kasi na-default yung Legion ng game 1, best of 3 yung laban. Na-late sila. So, ayun. Pero ito, papakilala ko muna yung mga gagamit. So, ito sa center, si Jedan. Yan, para signature hero niya na yun. Pero ito sa si Engoit, dito sa Slark. Tapos sa Sand King, si Splash. Sa Mirana, si Mac. At saka last hero nila si Ikey. Pati si Ikey madalas nagda-dazzle. Yan, parang yun talaga yung mga best hero ng Peecheez. So far, nananalo naman. Wala nga silang talo. Nakaabot na sila dito sa finals ng second qualifiers. So, ito sa Ledion. Si Doc dito sa Ember Spirit. Yan, si Yaj Dotto naman. Sa Batrider. Parang sila, best pick na rin nato eh. So, si Dark Blood sa Doombringer. Si Bercy sa Disruptor. At si Bonjour Lee. Ayan, si Earthshaker. Kasi pag natalo yung Legion dito, laglag na sila bayaw. At kasama ko si Vil, pero walang maingay daw. Salita nga, Vil. Try mo nga. Wala, nagpi-feedback. Wala akong narinig. Ano lang? Feedback lang. Yeah, pero nandito si Vil. The battle begins. Pero yan, lumabas invisibility. Wala pa naman nilagyan na skill si Slark, so yun. Tinakot niya lang, binugaw niya lang. Grabe yung set na ito ni Dark Blood ah, Stig. Pero kung gusto niyo ng ganyan set buy up, punta lang sa Pinoy Dota store, napakamura lang yan. So top lane, try lane para sa Peecheez. Hindi sila magbo-bottom try lane kahit napapaboro yung Mirana nila doon makapag-farm. Balak na lang sa bayan yung try lane sana ng Ledion. Pero nangyari parang bottom yung try lane eh, kasi nasa baba si Doom. Tapos itong Batrider naman, kaya naman niya mag neutral creeps. Si Disruptor nga lang dito, tumutulong para makapag-stack ng creeps etong si Batrider. So Earthshaker nandito, nag-pull din. Grabe, napapunta niya sa Ancient. Hindi ko pa alam kung paano to, pero ayos yan ha. Pero malamang feature nga yung ginamit niya, wala siyang mana ngayon. Parang hinarangan niya yung creep. Ah, yung pala hinarangan niya nga. Tapos, dinala niya dito, ayos. Nakakita tayo nung bago lang sa mata ko bayaw, pasensya na. Bayaw, walang giveaway. Meron nga sa bayaw, nasa fan page. Hindi. Ayun, so bawal daw, hindi bawal na yung blocking. Ano na siya? Pwede siya, pwede. So concern na siguro yung mga bayaw natin sa Peecheez. Kala na illegal blocking. Pero pwede pa. Pwede naman. Ginagawa rin nila sa international eh. So sunod na lang tayo sa rules. Dati no, backdoor pa kailangan sinasabi. Tapos isang mecha lang sa team. Isang defusal. Pero to sa last hits muna tayo si Doom. Ito leading 11 para sa kanya. Ember Spirit naman 8. So pangatlo si Center War Runner. Ito nga nasa bottom lane. Hindi rin siya masyado lumalampas. Kasi maganda nga yung nangyayari dito. Nabablock yung creeps na pupunta sa Ancient. So medyo hindi rin naka-farm ng maayos si Center dahil doon. Mapipilitan pa siyang mag-jungle. Hindi niya kaya. Pero to sa mid lane naman. Ako, napatalon si Slark. Biglang dalaw yung Disruptor. Buti na lang wala pa siyang nalagay na ward dito, kaya dyan nga sa mid. Para sana nag-dimp niya pabalik. Kaso may clear lang din range eh.
Radiant's bottom tower is under attack. So ito patay yung creeps na block. Bonded, you and I. First blood. Bonded. Nako kaso sa mid lane na first blood naman ng Ledion. Tapos si Doc yung nakapatay dito guys, Lark. Si Engoit. Top lane naman si Mirana, 14. Kanya si S. At ito sa bottom lane napatay nga ni Doom. Si Centaur. Radiant's bottom tower is under attack. Dami ko namiss, dalawa kaagad. Hello daw sa mga pogi. Sabi ni Edison JC Pin. Ayan si Bayo JC Pin. Na dapat magkakas, ang tagal mo kasi. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. So ayun, na-push na nga dito ni Doom. Yung first tower sa bottom lane. Pero sa mid lane, nandito pa rin si Disruptor, nakatoka pa rin kung sakali. Sanking naman papunta para dumalaw, pero makakakuha ng haste rune ito si Ember Spirit. Yan, medyo mahirapan sila igak na yan. Bottom lane naman, Doombringer, 1-6 yung kanyang gold, dito siya gumagasto. So ito, nag-glimpse naman si Princess of the Moon, sakto nga, kakalip niya lang. Flash ang takas pero napagandang arrow at saka shallow grave, yung dazzle. Yun nga lang, hindi kagad nila yung natake, nabatay din yung Mirana. So yan, medyo okay naman yung trade nila. Pero sa bottom lane, ako mamamatay yata ulit yung Centaur, sinusubukang i-juke. Pero yan na, iiwanan na siya, automatic na daw yan. Kalkulado na. Tapos sa mid lane, namatay din. Kasunod lang, magkasabay, si Slark. Yan nga, napatay ni Ember. Radiant's bottom tower is under attack. So, Hand of Midas nga para kay Doom. Yan, mas magiging doble o triple yung kanyang farm ngayon. So top lane, ito si Earthshaker, siya naman yung nagpa-farm ngayon. Habang wala pang heater na nakapwesto. Pero sa tingin ko, part din ng strategy to para maka-farm din ng Blink Dagger kagad. Ito si Batrider, kahit naman sa neutral lang siya, okay na. Kaso sa mid lane, na-pounce nga dito si Ember, pero hindi na naman umabot yung Glimpse at nakapag-dark, hindi, Shadow Dance si Slark. Kaso inahabol pa rin ni Doc. Kinetic pero hindi pumasok. So top lane Mirana naka Blades of Attack. Pang Facebook yata yan. So ito gabi naman yung farm ni Doom. Eh Batrider naman 1,400 gold, medyo malapit na rin. Tapos mid lane, ako mamamatay na naman yung Slark. Pero Dazzle nandito para nakabackup. Yung mga kabawi rin kagad. Nakuha niya yung killing streak. Ay, killing spree streak ni Ember, 388 gold, malaki rin yun. Deny. So ito Centaur, level 5 pa rin. Yung Doombringer, level 7 ha. Siyempre siya na kaka-level 5 dyan lang, baba pa talaga ng level. At nadun na naman yun ang haba. Pero naka-backup TP, Slark. Ako. At isa pa, si Sanking. Pero papalag na lang si Doom, do or die na daw. At si Sanking hindi pa tinuloy siguro. Ito nga, lumakas pa yung loob lalo ni Doom. Napatayin si Centaur. Pero saktong nawala at buti hindi nagpaloko si Darkblood. Minsan yung iba tataranta na pag nawala at pag inapag eh. Pero yung pa rin namatay pa rin si Darkblood doon. Tumabit pa rin siya sa pounce. Batrider, konti na lang. 300 na lang o 200 na lang, blink na. At ako si Mirana na-glitch. Hindi makapag-glitch.
Napakaganda ng combo ng dalawa. Pero to Slark, nako, nakatakas naman. Muntik nang mamatay. Radiant's middle tower is under attack. Pero regen, hindi ko kunin ni Disruptor. Eto, bigla namang ninakaw ni Radiant's middle tower dito. Is under attack. So yun nga, nabili na ni Batrider yung kanyang blink. At ito, magpapatay na naman sa medyo dalawa. So yung build dito ni Doc, hindi kagaya yung madalas natin nakikita nung mga nakarang gabi. Yung ano, flame guard yung pinupuno, siya yung second skill. Pero ito sa Doombringer, face boots din. Tapos Sun King, hindi bumibili ng boots man lang. Talagang pina-farm niya kagad yung Blink Dagger. 1,400 para kay Sun King. Kaso bigla naman na doom itong si Slark. Glynimps pa nga. Naku, nag-critical pa sa Akto. At hindi na abutan ni Shallow Grave. Pati si Dazzle, mamamatay pa. Naku, nadamay pa siya sa kanyang pagsak, Lolo. Pero ito, Sun King tuloy pa rin sa pag-farm ng Blink Dagger. Pero yun nga lang, ang baba nung kanyang Radiant's evade. Middle tower is under attack. Level 2 pa lang. Radiant structures are fortified. Pero ito, makaka-take na naman ng pangalawang tower. Yung Ledion. Radiant's middle tower has fallen. So yan, si Doombringer na naman yung nakabasag. Grabe. Ilan na ba yung net worth? 6,300 para kay Doom sa net worth. So ito, tingnan natin yung gold graph. Sakto, magta 10 minutes naman ha. 7,500 gold lead para sa lead yun. Sa experience naman, ganoon din. Regeneration. Marami na naman, 7,500. Pero ito, si Mirana nanganganib sa top lane. Kaso hindi naman ay tutuloy ni Batrider pagpasok. So, ina-activate naman dito yung Ace. Pero pati yung campaign niya, tinulungan ni Stampede. Nako, nag-moonlight shadow pa pero nahuli pa rin ng second skill. Bayaw jerk, pabati kay Eugene. Oy, hello kay Eugene. Pero ito, nako, mapapatay pa yata kaso napaganda shallow grave. Kaso napatay din kagad si... Uy, nako, hindi nga namatay. Nakasama pa yung pag-attempt assassination nila kay Earthshaker. Ang bets din ng back-upan. Dire's middle tower is under attack. Pero ito si Centaur, malapit na rin. Puro brick din nga pala dito sa PG. 1,400 na kanya. Si Sun King, 150 na lang. Yun nga lang, hindi nila binasa gimmick. Sana nagbita lang si Centaur eh, para mas mabilis yung blink niya eh. Hindi nila alam, nasa taas natin. Pero ito, nakintak na nga si Mirana, napakagandang silence by Disruptor. Flame break pa napos, tapos si Ember na naman yung nakakuha. Sun King, ewan kung ba't nag-epicenter yun. Radiant's top tower is under attack. Kaso hold down yung ano nito. Radiant's top tower has fallen. So ito, pangatlong tower take ng Ledion. So si Ember naman yung nakakuha ngayon, at yung kanyang build. Ito, Drum of Endurance, tapos naka-Claymore na. Meron na rin siyang 1-2 para sa Broadsword o kaya sa Ring of Belt. Bayaw, pabati kay Eugene pa rin. Hello kay Eugene. At saka sa mga bayaw na nanonaw dyan. Pero yung co-caster ko nga, si Mineski Bill, hindi nagsasalita. Medyo naglolo ko yung mic. At saka maingay daw. Okay na ba? Wala pa rin. Yeah, meron na. So plate mail para kay Doom at saka Mechanism. Pang Shiba yata yung ano, plate mail niya. Pero si Mirana, grabe na baby na sa top lane, hindi pa rin nakapag-item. Medyo nabandoy lang. Kaso yun, napakagandang dodge by Mirana at inarrow. Ako, nagkamali ng pinasok doon si Doom.
Tagal yung kanyang mega kill sa slug pa napunta. So 674 gold din yun. Pero Batrider, konti na lang mabibili na yung scroll ng 4 staff. So Stair Checker din pala, nakapag-blink na. Grabe, kanya-kanyang talunan na talaga to. Apat yung tatalo dito sa Peecheez. Slurk, Mirana, Sun King, at saka si Tento. Grabe. Pero biglang dinoob sa mukha. Nako, pati yata si Tumali nang patakungin. Kasi hindi na pinalampas ni ES. Napakalupit na Echo Slug. Nako, instant triple kill talaga. Kasi ito pang ultra kill niya yata. O, hindi nga lang. Ayun, wala talaga. Sayang, pero napakagandang backup. Bye-bye sino to. Si Bonjour Lay. Yeah. Radiant's bottom tower is under attack. Grabe, nakakagulat yung kanyang bitaw ng echo. Thanks. So yan, nayanig yata yung mundo ng Peecheez na nangyari. Kailan di rin nilelevel ni Bayo yung kanyang shallow grave, kaya medyo nababagalan yung activate. Napakalit ng range. Nako, eto. Hindi naman nila nalasi, pero okay lang, basag pa rin yung second tower para sa bottom lane. Yun nga lang, hindi lang kumorek yung arrow. Sayang, magandang assist na sana by Sun King eh. So Edge Shaker mag-veil agad ha. Unahin niya yung veil, pero ito nakitap si Mirana. At mag-flame break nga pati si Dazzle. Nag-stampede naman para makaligtas. Pero na-delay yung blink ni Centaur. Yun nga, namatay sila. Kaya hindi siya sumama sa gank. Nag-neutral muna. Kaso ulan pa rin ng 150. Bayaw jerk pa, bati sa Bunso. Salamat. Ay, hello kay Bunso. Yan, Bunso, tulog na. Pero ito, naku, nakapatay nga si Centaur, sabay bilay ng Blink Dagger niya. Napatay nila si Batrider, na nagiging scout. So ito, Ember Spirit, 400 gold na lang siguro. And para sa kanyang Void Stone at saka Ring of Veil, Perseverance. Oo, napagad na blink in at ito, napause pa. Pero biglang nag-fire remnant patakas. Naku, napahinto nga lang doon sa poison touch. Kasi hindi nila na maabutan to. Buti na lang, hindi na sunod-sunod talaga yung chain stun. Bitin na rin. Ang hina rin ng starfall ni Mirana. Pero si Doom, ito na impale na baro strike. Naku, muntik na makidnap si Dazzle. Buti na lang, naka-envy. Doombringer na-activate yung kanyang Kiva. Kaso bilang namatay, Echoes lang na naman. Burn Shaker. Ala, na-wipe out. Nakaligtas na naman. And then ngayon si Slark pinabalik pero pounce again para makatakas. Earth Shaker, tumatansya lang. Ayan, tatanggalin muna yung Dark Pack. Doon nagkamali si Bayaw. Pero nakatalo na naman. Ang bilis ng cooldown talaga niyan. Ayun, na-chain. Hindi talaga sumuko yung Ledion. Ayan, na-team wipeout pa rin yung Peecheez. So ito, pag nanalo yung Ledion dito, may game number 3 pa tayo. Dire's middle tower is under attack. So si Edge Shaker, mabibili niya na yung Helm of ano? Ano bang helm yun? Helm of the Iron Will. Ayan. Sakto, Veil na pala. Yan pala yung recipe nun. Pero yan, nagtataka ko paano niya ma-activate yan. Kasi lalapit siya eh. Malayo naman yata. 600 yung radius. So yun. Di ko alam kung kailan niya i-activate to. Pag after niya mag-echo lang. Echoes lang mo before. Kasi sure ako may mapapansin dyan yan eh. Pwede na lang kung nasa higher ground talaga siya. O kaya hindi mapapansin itong Peecheez na na-veil na sila. Yun lang.
So Battle Fury para kay Ember Spirit. Ayan, tapos na. Slark naman makakasalubong ni Doom. Baka biglang ma-Doom to. Nako, nakapag-react na nga si Doom at dinog na. Tapos ito na, na-veil na ba? Hindi pa na-veil. Ayun, nag-veil na nga. Echoes lang, wala cooldown, sayang. Pero epicenter din by Sun King. Kaso, nako, nasusunog sa apoy ni Doom. At tinampas nga, naka-Gem of True Sight. Naka-blink out naman doon, namatay si Dazzle. So, survivor nila si Mirana na nagperform pa rin sa top lane. Nako, 18 minutes, ganito pa rin yung ISM ni Mirana. Allies disappear. At late pa siya, Moonlight Shadow. Pero okay lang, nabuhay naman siya kahit papa. Middle tower has fallen. So yan, basag na pati yung second tier tower sa mid. So top lane na lang natitira. Para pagpumo sila kahit isang lane, pwede sa make way. Thanks be to you. Best of 1 yung ano. Ay, best of 3 yung laban ba yun yung tinutukoy ko. Radiant's top tower is under attack. So ito, Sand King. Nako, hindi naman inabot yung Shiva, pero namatay pa rin sa hitlat ni Disruptor. At Batrider nga napatay si Dazzle. Pero to Slark at saka si Mirana na lang yung titira. Napa-GG call naman dito kagad yung Peecheez. So ito game number 3 tayo. All 1 na pala, all 1 yung standing natin. Kasi na-DQ sa first game yung Ledion dahil sa na-late sila ng isang oras.